Ating good day sa inyo lahat. Ngayon, nagagawa tayo. Luluto tayo ng spaghetti pasta. Ayan, kumukulo na yung sinarkat ko na, pinakuloan ko na. Antayin lang natin yun, magmaluto yung pasta. Ito lang yung ingredients ko. Yung garlic, bell pepper. Ito yung pasta ko, luto na. I-drain na natin. Very and easy lang. Simple lang itong gawin. Ayan, nilagasan ko para matanggal yung excess starch niya. Ayan, gumamit ako ng olive oil, pang-isa, onion and garlic lang. Ayan, ginisa ko siya hanggang maging translucent. Tapos, masarap kasi pag may fresh tomato. Ayan, nag-hew ako ng fresh tomatoes. Ayan, nilagay ko. Ayan, isasama ko siya sa pag-isa. Para ma-incorporate yung lasa. At yan, kung may mga tira kayo, gaya nito, bumili kami kahapon ng kebab, chicken kebab. Yan, yun ang ginamit ko. Hindi na ako bumili ng panibagong grind na meat. So, mayroon akong chicken kebab. So, yun mag-serve as meatballs natin. So, malasa rin yung chicken kebab na yan kasi may 7 spice yan. So, yan, mayroon akong dice na bell pepper. Yan, yun din ang lagay ko as serve as kulay. Tapos kanina nagpakulo ako, mayroon akong excess water doon sa pasta, yun ang nilagay ko. Yan, nalagyan natin ng black salt. Adjust lang natin mamaya, wag ng damihan. Kasi pag maalat, pangit, hindi masarap. So yun, ang sauce ko, basil tomato sauce, nilagay ko natin. Tinatansya ko lang, o kayo din, tansya-tansya din kayo magluto, diba? So tansya lang. Depende sa panlasa niya, hindi tayo ma... Ako kasi hindi masyadong nagagamit ng measuring cup. So, pinatansya ko lang. So, yun, antayin muna natin kumulo at lagyan natin ng ground pepper. Yan. Tikman natin kung anong lasa. Masarap na. Pwede na. Yan. So, takpan muna natin. Wait 2 to 3 minutes. Yan, plinatings ko na yung drinks pasta ko. Yan. Good for 2 lang to actually kasi 400 grams yung pasta, hinati ko siya to 200 grams lang yung pinakuloan ko. So yan eh, luto na yung sauce natin, itoppings na natin. Easy and simple lang to mga ating. Yan, kung may mozzarella cheese kayo, kahit anong cheese na po pwede nyo ilagay. Like sa atin kasi cheddar cheese ang madaling mahanap dun sa mga groceries. Ito mozzarella cheese. Medyo na-platen yung mozzarella cheese ko kasi nung nag-grocer ako, nalagay ko sa ilalim yung mozzarella cheese kaya na-platen. So yun, ayan, okay na. Wow, nag-melt na yung mozzarella cheese. Takam na takam na ako nito. Lalantakan na natin mga ating. So easy and simple lang pagluto nito. Ayan, ang mga ingredients na yan ay napaka-simple lang. So, dinagyan ko siya ng basil kasi ang basil ay nagbibigay ng aroma. Masarap siya. Yun ang serve as herb na.